Sigurado, naghihintay na yun si Carter. Pati si Gummy Bear. Hanapin na tayo. Ilan mo na yan? Tapos ang trabaho. Ano ba? Ito mahuhubos na. Akin to. Solo ko lang to dito. Mabuti na lang, no? Kahit na napakayamang tao ni Boss Lito, meron pa rin siyang napakabuting puso para tulungan tayo. Biruin ninyo, pinaghahanap na tayo ng batas ngayon. Pero hindi pa rin siya nagdalawang isip para kupkupin tayo at bigyan tayo ng trabaho. Mabait na tao talaga yan si Lito. Palibasa, galing sa hirap. Tsaka, siguro nakikita niya yung sarili niya sa inyo. Alam naman ni Lito na mabubuti kayong tao. Mga walang kasalanan. Sana lang, kung sakaling dumating ang araw na makabalik tayo sa dati nating buhay, sa dati nating trabaho, eh makabawi man lang tayo sa kabutihang pinakita niya sa atin. Oo, kaya nga bilang gante, kailangan ayusin natin yung trabaho natin. Oh, Carlo, hindi ka pa pala kumakain. Hinihintay ko pa ako kasi si Aliane. Hoy, gabing-gabi na, ba't wala pa siya? Eh, nangyari po iniisip ko, Loy. Nag-aalala na po ako. Baka naman, marami silang trabaho ang ginawa ngayon. Baka ako siguro. Di ba delikado itong dinadaanan natin? Okay, mag-alala. Kabisado namin ni Salvador ang daan na ito. Lo, may balang ko ako. Bukas baka tawagin ko si Lola Flora. Ay, hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Nag-usap kami ni ate kanina eh. Oo, kamusta ko siya? Mabuti eh. Nasa mabuti siyang kalagayan. Lo, hindi mo ba nagkakasakit si Lola Flora? Hindi. Mas malusog pa yata kaysa sa amin. Yung mga bata daw, kamusta? Mabuti silang lahat. Ang totoo niyan eh, tayo ang inaalala niya, lalong-lalo na ikaw. Nag-aalala rin po pala si Aling Virgie tungkol sa kalagayan ni Lacardo at Aliana, no, Lola? Aba, ay natural. Ina siya, anak niya yung nandoon. Siyempre, nag-aalala siya. Pero bakit po parang si Cardo ang sinisisi niya sa mga nangyayari? Yung trabaho ni Cardo, hindi naman niya maiiwasan magkaroon ng mga insidente ganyan. Ay. Kailan po kaya talaga tuloy ang magkakaayos si Aling Virgie at si Cardo? Hanggat hindi napapatunayan ni Cardo na kaya niyang protektahan at siguraduhin na walang masamang mangyayari kay Aliana na napakahirap dahil sa trabaho niya. Pero Yoli, sa totoo lang, napakaliit na problema niyan kung ikukumpara mo sa problemang hinaharap ni Cardo, ni Delphine, ni Diana at ang mga kasama nila. Yun ang mas inaalala ko. Nahiyari na kay Lola Flora, Lo. Lagi na lang ko siya nag-aalala para sa akin. Sigurado ako, lalo ngayon sa sitwasyon natin. Eh, alam mo naman yun si ate. Talagang ewan ko ba. Parang yun yata ang paborito niyang trabaho eh. Mag-alala. Ang mas malaki nating problema ay yung pinag-utos ng Pangulo na hulihin si Cardo at ang mga kasamahan niya. Yun na nga eh. Cardo! General! Tara! Papatulog lang! Sir! Sige, Ochong. Ano? Ayaw mo uminom? Lo, mamaya na lang ako. Susunod lang ako. Hintay ko lang si Aliana. Sige, papano? Titikim lang ako. Papantok lang, ha? Sige, Lo. Lo. Yung kalusugan nyo, sana hinatan nyo rin po. Huwag ka mag-alala. Konti lang naman yan eh. At saka, malakas pa ako sa kalabaw. Hindi po. Okay, sige. Umaya. General. General. Asan? General. General. Asan? Asan? Na-miss nyo, General. General.
Okay, ade. Cheers! Cheers! Isama na naman ako sa cheers nyo! Mang Ramon! Para kay Mang Ramon! Ay, kaya lang eh. Dahan-dahan lang, ha? Huwag abusuhin. May trabaho pa kayo bukas. Opo. Okay. Opo, General. Hindi ba dati ng mga bata pa tayo? Dito rin tayo dumadaan tuwing papasok pa sa eskwela. Oo. Tumatakbo pa tayo lagi pa uwi dahil natatakot tayo maabutan ng dilim. Simula pala nung mga bata pa lang kayo, lagi na kayo sabay umuwi, no? Halos hindi nga kami nag-iiwalay niyan dati.